Yun, another video na naman. So, ang tagal-tagal bago ako mag-upload ulit. So, for today's video, ayan, nakikita niyo naman siguro sa title. This is tattoo healing process. So, ayan, may bagong tattoo tayo, which is an armband. This is a customized one. Ayan. Yung sa harap niya is Maori face. Ayan. So, this is done by The Boy Tattoo. Ayan, ito yung ano niya. Ito yung Facebook page niya. So, ayan, dalawa na yung tattoo natin, which is Polynesian tattoo dito and an armband tattoo. Ayan. So, for today's video, magkaibang approach ang gagawin natin para sa healing process. So, kung dito, the first day, and ito pala yung video. Ayan. So, kung dito, the first day, naglagay tayo ng ointment, then lotion after several days nung nag-heal na siya, nung nag-scabbing na siya. In this one, ang gagawin natin is pure air or pure dry healing lang siya. So, wala tayong ilalagay hanggang sa mag-scabbing siya. So, this is a Maori armband tattoo. So, yan yung ipapakita ko sa inyo sa video na to kung paano natin siya i-heal, paano natin siya lilinisan day by day. And, yeah, dami ko na sinabi. So, let's go. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. So, and for the cleaning of the tattoo, gagamit tayo ng Safeguard or any unscented antibacterial soap. Ayan. So, kailangan natin ng Safeguard and paper towel. So, ito yung gagamitin natin pang patuyo sa tattoo natin. So, before mo hawakan yung tattoo, kailangan malinis muna yung kamay mo. So, mag-wash muna tayong kamay. Ayan. So, wash thoroughly muna natin yung kamay natin before natin hawakan or sabunan ang ating tattoo. Kasi syempre, hindi natin alam kung ano yung mga pinaghahawak-hawakan natin. Lalo na ngayon, di ba? May pandemic pa, may COVID pa. So, you just clean your hands thoroughly. So, sa pag-wash ng tattoo, dump-dump mo lang siyang ganyan. So, basahin mo muna siya. Then, so sasabunin natin siya gently. Gently, irarab mo lang yung soap sa part ng tattoo. So gently lang para hindi ma-scratch yung ink kasi fresh na fresh pa yung ink dyan. So, makikita nyo, minsan may mga excess blood pa na lumalabas dyan. So, for this tattoo is wala na siyang masyadong blood. So, ayan, pakasabon mo lang siya. Ganyan na. Then, babanlawan na natin siya. So, after natin siya mabanlawan, kukunin natin yung towel. Ayan. So, pag papadry dito is idadump mo lang siya. Huwag mo siyang kukuskusin. Ganyan lang yung pagpapadry sa kanya. So, pa-absorb mo lang yung tubig na nasa mismong tattoo. Gently lang. Gentle lang. Ayan. Patay isa. Make sure na yung mismong tattoo is super dry na. Ayan. Ayan, so that's it. Ganoon lang ang paglilinis. Napakadali. So, yan natin bukas kung ano yung magiging itsura niya for the second day. Day 2. So, good morning guys. Day 2 na tayo ng tattoo healing process. So yan, as you can see, nag-start na mag-react yung ink sa skin. And makita nyo naman, ayan yung day 2 ng ating tattoo healing process.
So same procedure, lilinisan lang natin siya ng unscented soap, bacterial soap, which is Safeguard. And i-dry lang natin siya. Air dry healing tayo mga boss. Ayan. So this is for the day 2. Proceed tayo sa day 3. Let's go. Day 3. Good morning guys. So it's day 3 of our tattoo healing process. And yeah, tapos ko na siya malilisan. And wala pa namang gaanong pagbabago. Though, kung mapapansin nyo, nakaangat na ng konti yung balat na may ink. And nag-start na siyang mangate. Actually, kagabi ang katikat niya. So, hindi siya pwedeng kamutin. And as I've said, wala tayong ilalagay na kahit anong ointment or lotion during the healing process. So, dry air healing lang tayo. So, yan. Kung makikita nyo, may mga pag-angat na dun sa may ink. But, yeah, yan lang siya. So, tignan natin siya bukas on day 4. Let's go! Day 4. Good morning, guys. This is day 4 of our tattoo healing process. And, ayan, ito yung itsura niya. Ayan, as you can see, sa day 4, start na siyang magbakbak. And, mangate. So, super kati na niya. And, iiwasan natin dyan is kamutin. Para hindi madamage yung ink. Dahil hindi pa siya fully healed. So, same procedure lang. Sasabunin. And, i-dry siya using paper towel. And, so, close up ko lang para makita niyo yung itsura niya sa day 4. And, nag-start na mag-peel off yung balat na may ink. So, ayan siya. So, this is day 4. Tiis-tiis muna kasi ito na yung start ng nakakairitang phase ng pagda-dry ng or pag-heal ng ating tattoo. So, ayan siya guys. Day 4. Bak-bak serye. Papangit pa yan. So, proceed tayo sa day 5. Eventually, so ayan, day 5 of our tattoo healing process. And yan ang itsura niya. So madami na siyang nababakbak. And as you can see, ayan, focus lang natin. Ayan na yung mga nababakbak sa ano niya, sa balat niya. Scabbing na siya, day 5. Ayan, so napakakati na niya. Dumobli ang kati niya compared yesterday. And tiis-tiis lang kasi ayaw natin siyang ma-scratch or ma-damage yung ink or worse, ma-infect. Syempre, it's considered as open wound. So, yan siya for day 5. Tuloy-tuloy lang. If ever na hindi nyo ma-take yung kate, you can use moisturizer. But for me, as much as possible, itatry ko talaga siya sa ano, air dry na hindi ako nagmo-moisturizer. And let's see, tingnan natin yung result niya. Okay, proceed tayo sa day 6. Alright. Later. So yun guys, day 6 of our tattoo healing process. And as you can see, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabakbak niya, pag-scabbing niya, and super cutting niya. And it's part of our healing na mag-scabbing siya and mangate. But then, tolerable naman yung kate. And, yeah. As long as wala siyang blister or pamamaga with the ink area is goods tayo. So, yun. Pag nangangati siya, you can tap-tap ng very, very light. But never ever scratch your tattoo kasi madadamage yung ink. So ayan siya for day 6. Tuloy-tuloy lang, tis-tis lang up until the last day na mag fully heal ang ating tattoo. So day 7, let's go. Meanwhile, okay, day 7 ng ating tattoo healing process. And as you can see,
Yung mga nabakbak kahapon, mga na-peel off na balat is natanggal na. And nabawasan na yung kate, or should I say, konting-konti na lang yung kate. Pero may kate pa naman. So, ayan siya. Day 7. Tanggal na yung mga na-peel off na skin. But then, continuous pa rin yung pag-peel off niya. Okay, day 8. Let's go. One eternity later. Okay, day 8 ng ating tattoo healing process. And as you can see, wala na yung mga dead skin dito sa Maori face. But here, meron pa. But then, makikita nyo na unti-unti bumabalik na yung pagka-shiny niya. Still, meron pa mga dead skin. And tuloy-tuloy lang yan. Eh, itsura niya for day 8. 1 week later. Okay, day 9 of our tattoo healing process. And as you can see, ngayon meron na naman siyang nababakbak sa ating Maori face. Ayan, may mga skin pa rin siyang nag-scab sa mismong tattoo. But then, wala na siyang kate. So, ayan siya for day 9. Continuous lang. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okay, day 10 of our tattoo healing process, and as you can see, meron pa rin siya mga nababakbak. Same as yesterday. And very very light na pagkabakbak dito sa part na to. And dito sa kabila. Ayan, I don't know if you can see. Ayan, dito nagbabakbak pa rin siya. Makapal pa yung mga nababakbak na dead skin dyan. So, dito sa part na to, marami-rami pa. But here, mga ano na lang. Mga light na lang. Light dead skin. So, this is the day 10 of our tattoo healing process. So, proceed tayo sa day 11. Let's go. The next day. Okay, day 11 of our tattoo healing process. And as you can see, ayan na siya. Dito sa side na to, very very light na lang ang pagbabakbak niya. But on the other part, dito sa side na to is same as yesterday. Continuous pa rin ang pag-fall off ng dead skin. Ayan, meron pang makakapal na hindi pa natatanggal. Hindi natin siya pwedeng pursahin kasi baka mabakbak yung ink. Though, alam ko tuyo na siya, but then still, hintayin natin siyang mag fall off naturally. So sa side na to, meron pa siya. So this is day 11 of our tattoo healing process. Ayan, dito smooth na siya pero may pagka-dry kasi nga nagpalit na tayo ng skin sa area na to. So that's it for day 11. Proceed tayo sa day 12. Alright. Tomorrow. So okay, this is day 12 of our tattoo healing process. And ayan siya. May mga very very light pa rin na dry skin na makikita sa tattoo. But then, yung makakapal na scabbing is konting-konti na lang. So dito, yung makapal dyan kahapon is nag-fall off na siya kaninang morning after ko siyang linisan. So yan ang itsura niya sa day 12. Konting-konti na lang at babalik na ang kanyang smoothness and masasabi nating fully healed na talaga siya. That's it for day 12. Tomorrow for sure. So yun guys, day 13 of our tattoo healing process. And eto na siya. So I can say na fully healed na siya. Ayan siya guys. So focus ka. So ayan siya, fully healed na. From back to the Maori face. Ayan. So yun, yesterday medyo dry pa yung ano niya, yung ano ng skin, but then sabi ko baka by tomorrow medyo magiging okay na siya. So
this morning na kita ko na lighten up na siya. So I started to use moisturizer na for this tattoo kasi sabi ko nga sa video na in a day-to-day process ang gagawin lang natin is sasabunin siya, lilinisin siya, and i-air dry lang natin siya. Yun lang yung approach na gagawin natin. Wala tayong apply na ointment or lotion for this tattoo. Unlike for this one, which is, ayun yung ano, yung video nito, yung tattoo healing process nito, nitong tattoo na to. So, for this one, pure ano lang, linis lang. Ang aftercare lang natin dito is linis lang, sinasabon lang siya everyday. At least 2 times a day, so kung linisin siya. And air dry lang, towel, yon. Tapos, ayan lang natin siya mag-heal nang walang ina-apply. So, for this day, so eto na siya. And ngayon ko pa lang, kaninang morning ko pa lang, inumpisang lagyan ng moisturizer. So, yun yung approach. So, pinag-compare ko lang kung paano yung aftercare ng gagamitan ng lotion and moisturizer during the healing process and dun sa wala. So, I guess, conclusion ko for this one is, ano naman siya, goods naman, kahit air dry lang and linis lang. So, iiwasan mo lang talaga siyang kamutin pag nagbabakbak na siya. So, pinaka, alam mo yung pinaka challenging na part is yung aftercare, then pag nag-start na siyang magbakbak. So, napakakati niya. So, ang advice ko doon, kung hindi mo na talaga siya kayang i-tolerate yung kati niya, is pwede mo siyang itap-tap. Tap-tap lang, pero huwag kang mag-scratch. Tap-tap lang. Or apply a thin layer of moisturizer, unscented lotion. But then, sa akin, sa approach ko na nga na to, is hindi ko siya nilagyan ng lotion. So, tiis pogi tayo hanggang sa mag-fully heal siya. So, yan siya, guys. Hindi ko na patatagalin. So, from day 1 up to day 14 ng ating tattoo healing process, satisfied naman ako. So, shoutout nga pala sa artist ko na gumawa nito, which is si The Boy. The Boy Tattoo. So, ang Facebook niya is ito. Ayan. Ayan Facebook niya. Or yung link ng Facebook niya is nasa description. Check nyo na lang. Shoutout sa'yo. Salamat sa napakagandang tattoo na ginawa mo. So, that's it for this video, guys. Sana you found this video interesting. And yeah, kung gusto nyo magpa-tattoo, PM nyo lang si The Boy. And Polynesian, portrait, or any kind of tattoo. Yan. Yung link niya nasa description. So that is it for this video. And if you found this video interesting, please like, comment down below, and if you're new to this channel, please consider subscribing and i-ring mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ilalabas ko. Hanggang sa muli, ito po si Makasora na nagsasabing, kung kaya ng iba, ipatatumo sa kanila. Peace!